Okay, eto, unahin natin si Richard. Si Richard po ay nasa Buldon, Maguindanao del Norte. Okay. Hi Richard, magandang umaga sa iyo, magandang hapon kung anong oras mo man mapapanood dyan. Si Richard nag-message sa aking TikTok account. Richard, bunsong anak na lalaki sa siyam na magkakapatid, medyo lagpas na po ako sa kalendaryo at single pa rin ako. Wow. Because hindi ko gusto magkaroon ng pamilya. Nasa komplikado kasi akong sitwasyon, Kuya Julius. Uli lang lubos na po kami ngayon dahil magkasunod na taon na matay si Papa at si Mama. At ako po ang breadwinner ng pamilya. Kung mag-aasawa po ako, nasa malayong lugar po ang future wife ko. Ah, okay. Kapag nag-asawa ako, malalayo po ako sa pamilya ko at masakit yun para sa akin. Okay. Bukod doon, lahat ng buong angkan ko, isa lang sa mga angkol ko ang sang-ayon sa gusto ko. Hindi ko po magawang bumitaw sa girlfriend ko dahil sobrang close ko ang future in-laws ko. At syempre, mahal na mahal ko rin siya. Okay. Mahal na mahal ko rin siya, more than she realized. Whatever. Ayos ah. Okay, for now, Kuya Julius, my job and other responsibilities is in my province sa Maguindanao. Another chapter of my problem. Ah, yung trabaho mo. Di po ako makadecide, Kuya Julius. Ano po ang dapat kong gawin? I am an avid fan, Kuya Julius. Wishing you all the best. Congratulations po sa napakaganda ninyong programa. Marami po kayong na-inspire. Thank you, Richard. Isa-isahin natin, Richard, ha? Okay. Diretsahan lang tayo, Richard, para hindi ka mahirapan, hindi ka rin maguluhan, ha? Okay, nakita ko naman yung sitwasyon mo. Huli lang lubos, bunso, pero ikaw ang breadwinner. Diba? Yung ganong sitwasyon. Ikaw yung bunso, pero ikaw yung breadwinner sa pamilya mo. Okay. Paano yun? Okay. Paano yun? Anyway, nandyan na yan eh. Okay. May girlfriend ka na sa malayo. Okay. Hindi ka pa makapag-decide na magpakasal kasi inuuna mo nga itong concern mo dahil breadwinner ka sa pamilya mo. Hindi ko alam kung bakit. Bakit wala ba mga asawa yung mga kapatid mo? O kung sino man ang nakadepende sa'yo? Kung may mga asawa na yan, let them. Okay. Hindi mo kailangang pasanin lahat yan. Okay. Siguro sa mga unang few months or sabihin natin isang taon pa, pwede mong akuin yan, pero hindi habang buhay, hindi habang panahon, Richard, ha? Okay, so kailangan mong isipin yung sarili mo rin at yung magiging plano mo sa buhay, yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Sabi mo nga, lampas ka na sa kalendaryo, okay lang yan, walang problema yan. Ang importante dyan, hindi tinitingnan yung kalendaryo, hindi tinitingnan yung edad, tinitingnan dyan kung handa ka na ba, gusto mo na ba. Okay, handa ka na ba, gusto mo na bang lumagay sa gulo? O, tandaan nyo ha, hindi tahimik yan ha. Gulo yan. Pero gulong-gulong makabuluhan. Okay. Sa iba lang, hindi siya gulong makabuluhan. Talagang gulong-gulo ang isip. Okay. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, Richard? Okay. Sooner or later, kailangan mong iwanan yan. Okay. At hayaan silang mabuhay sa sarili nila. Yung mga umaasa sa'yo. At kailangan mong i-prioritize or gawin na kung ano naman ang nararapat sa'yo at sa magiging asawa mo na nasa malayo. Sabi mo nga, pag nagpakasal ka doon sa girlfriend mo, parang doon kayo magsisettle sa malayo. Walang problema yan. Okay? Kung ano yung napagkasunduan nyo, kung ano yung gusto mo,
okay lang sa iyo doon, di okay lang yan. Yung tiyo mo o yung mga relative mo na kumukontra sa gusto mo mangyari sa buhay mo, hayaan mo lang sila. Hanggang dyan lang naman yan. Wala naman silang pakialam sa buhay mo, kahit anong sabihin nila, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Okay, pwede mo silang pakinggan if you would like to see the point. O pag gusto mo makita yung point nila, pero kung hindi mo makita yung dahilan, i-explain mo sa kanila yun. Paliwanagan mo sila. Kung ayaw nilang maniwala, despite na pinaliwanagan mo na sila, well, you can still go on. Okay? Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras, kailangan mo isipin yung ibang tao. Dumarating sa point na kailangan mo ring unahin yung sarili mo. Okay? Kasi gano'n naman talaga dapat. Okay? Gano'n naman talaga dapat. yung ano mo, yung problema mo sa trabaho mo, okay lang yan. Okay? Nandyan na yan eh. Nandyan na yan. Kung aalis ka, sigurado naman eh. Baka pwede ka namang makakuha ng ibang trabaho dun sa lugar na yon, or baka pwede ka namang mag-racket, mag-negosyo. Laging may kaagapay na, laging may kaano, may kasabay na plano yan. Sandali, paubo muna. Naubo ako sa'yo. So yun, sabi mo nga, Richard, hindi po ako makapag-decide, Kuya Julius. Ano po ang dapat gawin? Ayan, sinabi ko na sa'yo. Ikaw talaga magde-decide niyan. Walang iba, hindi yung girlfriend mo, hindi yung mga relatives mo, hindi yung mga kapatid mo, hindi yung ibang tao, hindi yung mga tito mo. Ikaw. Ikaw ang magde-decision ng buhay mo. Kung gusto mo i-consider yung decision ng girlfriend mo, pwede. Pero kahit mag-asawa na kayo, kailangan mo pa rin mag-decide sa sarili mo. Pwede kang mag-decide sa inyong dalawa, but you know, you still have an option to decide for yourself. Laging nandun yun. Individual tayo eh. Kanya-kanya tayong, may kanya-kanya tayong power or discretion para mag-desisyon sa sarili natin. Even your wife-to-be, even your girlfriend. Okay? So yun, salamat naman at nakasubaybay ka sa akin sa TikTok. Pwede mo rin ako i-follow sa Facebook, di ba? At sa YouTube. Okay, maraming salamat Richard, and sana because of what happened today, you know, at least nagbigay ka ng side mo ng kwento mo. Ito naman, binibigay ko rin yung mga option na pwede mong gawin. Ikaw na mag-decision niyan. Hindi mahirap mag-decide. Hindi mahirap mag-decide. For as long as galing yung desisyon sa puso mo. Sundin mo yung sarili mo. Okay? You may consider all aspects, all people, opinion ng ibang tao, but then, i-funnel mo, i-filter mo, on top of it, ikaw pa rin naman na mag-desisyon sa sarili mo. Walang iba. Thank you, Richard.